Bernadette, ano naman ang sitwasyon ngayon dyan sa PITX? Integrated Terminal Exchange o PITX. Mahaba pa rin ang pila ng mga nakaabang na pasahero dito habang naghahantay sila ng oras na kanilang pag-alis. Isa nga sa naabutan natin kanina si Owel Angon, napapuntang Baguio at madaling araw pa lang ay nandito na siya sa PITX para maghantay. Expected naman po na talagang mahaba pag gantong season. Mag-check-in pa ako dun sa cashier mismo or sa register. Bagamat maraming mga pasahero ngayon, sabi ng pamunuan ng PITX, na inaasahan nilang mas kukunti ang mga babiyahe ngayong araw. Kahapon umabot ng 129,049 ang foot traffic dito sa PITX o ang bilang ng mga individual na pumasok dito sa terminal. At sa ngayon nga, Bernard, as of 11 a.m., nasa 46,322 ang foot traffic dito. Ilang extra trip na rin ang inilaan ng PITX para mas mapabilis ang paghatid sa mga pasahero. Pinakamarami ang biyaheng Bicol na 52, 5 sa Mindoro at Baguio, 4 sa Batangas at biyaheng Visayas at Mindanao, habang isa naman sa Quezon. Mariin din iginiit ng pamunuan ng PITX na hindi nila pinahihintulutan ang standing at paglalagay ng upuan sa gitna ng mga booth. Nagtalaga na rin ang PITX ng mga IACP personnel upang magbantay sa mga terminals. Tuloy-tuloy din ang operasyon ng PITX sa darating na Biyernes at Sabado. Pumunta lang sa official Facebook page ng PITX para sa karagdagang impormasyon. At yan na muna ang latest mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Bernard. Yes, Bernadette, kung meron bang mga kababayan natin na ngayon pa lang naisipang magbiyahe o bukas, o kaya naman sa weekend, meron pa naman ba silang masasakyan ng mga bus? Bernadette? Yes, Bernard, bukas 24 hours itong PITX. Pero itong mga operasyon ng mga bus ay biyaheng Cavite at dito sa Metro Manila lamang. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Bernadette Tinoy, live mula sa PITX.